soldiers. Ito po ay tungkol sa istorya ng isang leader ng mga sundalo. Oh my God. Okay, Ma'am Loma, stay online. Don't worry, we'll pray for you from today. You will see, you will start to sleep well. Don't Amen. Worry, Jesus will heal you. Okay? And this man somehow have a lot of soldiers under him, working with him. At may marami siyang mga sundalo na kasama niya. And then one day one of them sick, and somehow it seems every treatment has failed. It seems no ability. It seems things are not working well. So isang araw po, mga kapatid, nagkasakit ang kanyang kasamahan, at ginawa na nila ang lahat para siya ay mapagamot, para siya po ay gumaling, pero wala talagang nangyari. So then he heard about Jesus. At tapos nakarinig siya tungkol kay Jesus. It's a message. Jesus, please come and heal this. So pumunta siya kay Jesus at sabi niya kay Jesus, "Jesus, pwede ka bang pumunta doon para pagalingin ang aking kasamahan?" And the man said, Jesus answered that, "Okay, I will come." Sumagot si Jesus na, "Okay, I will go." Then suddenly, the man developed a certain faith in himself. O tapos, no, nakaramdam ang leader ng sundalo na grabing faith. Grabe ang kanyang pananampalataya. God bless you, Ma'am Labrador. God bless. Nice to see you all online. And the man decided, "Okay, I know you have authority. When you command, it will happen. You don't need to come to my house. Just speak a word. My boy will be healed." Tapos, sinabi Hallelujah. Niya kay Jesus, "Jesus, pwede nang hindi ka na pumunta sa bahay ko. Pwede nang hindi ka na pumunta doon para ipag-pray siya. Pero kahit isang salita mo lang, no? Kahit isang salita mo lang para sa kagalingan, gagaling na siya." Jesus was so touched. Natatouch si Jesus. And Jesus said, at sabi ni Jesus, "With this kind of your faith," itong klase ng faith na meron ka, "your servant will be healed." Yung servant mo, gagaling. The Bible say, sabi ng Diyos, immediately, the boy got healed. Pagkatapos sa word na yun, gumaling ang kanyang servant na sundalo. God bless you, great woman of God, Ma'am Susan Ade. You can move to Glad Tidings. You're welcome. Please be with us on Glad Tidings. Okay, the guy got healed. Gumaling yung lalaki. The title of the message is, ang pamagat sa mensahe na ito, "The power of his word, we get it done." Ang kapangyarihan ng kanyang salita, ang siyang makapaggawa. No matter what is your situation, kahit anuman ang iyong mga sitwasyon, one word from God, isang word lang na galing sa Diyos, isang salita lang na galing sa Diyos, can change this situation. Ito po ay makapagbago sa inyong sitwasyon. No matter how far is where you are, kahit na napakalayo ka pa, I have seen many times. Nakikita ko sa maraming mga bisas. When people call from different countries. Yung mga tao na kahit na nag-call pa sila, galing pa sa iba't ibang bansa. I just pray for them on phone. At ako'y nagpipray sa kanila on phone. Immediately. After that, the Lord healed them. Pinagaling sila ng Diyos. It's not by my power. Hindi po sa aking kapangyarihan. But because Jesus granted grace. Kung hindi, dahil sa biyaya ng Diyos na ako'y kanyang ginamit. That same power of God is available. Parihong power ni Lord ay available. Thank you, Pastor Eliezer. Please always be together with us. I'm very happy. You are one of the person that when I see you connect to Jesus, my heart rejoice. Amen. Amen. God bless you. Okay. According to what I'm saying, ayon sa akin sinabi, a word that God will use me to speak to your life today. Ang salita po, no, na nananggagaling kay Lord na ipinasa niya sa akin, na isabi sa iyo. Believe. Kailangan kang maniwala. You shall be healed. At ikaw ay gagaling. You know, lastly, I did something yesterday. Yesterday, meron pa akong ginawa. By the grace of God, I make a video. Gumawa pa ako ng video. Of 1 minute prophecy of healing. Isang minuto ng
pagpropesiya tungkol sa kagalingan. Maybe some of you receive it in your inbox. Oh, siguro nakita niyo po, no? Na naka-receive kayo ng notification, nakita niyo sa inyong inbox or Facebook. If you don't see it on your inbox, it's there on the Facebook of Jesus Love You. It's there also on our page. Now, the reason of that is sending the authority of God out to the people, even when I'm not there, because Jesus is there to back up His word. Amen. So, ang purpose po nun, kahit napakalayo niyo po, but sa pamagitan po ng aking buhay na ginamit ng Diyos, at ang Diyos ay nagbigay ng kanyang salita at sinabi ko, yun po ay mag-work sa inyong buhay kung kayo ay merong faith. God bless Ma'am Gina. She watched the video. That's good. If you haven't viewed that video, view it. And if you have already viewed it, don't throw it away. Keep it. It's an instrument of power. Amen. It's an instrument of miracle. Yeah. Kapag naka-view na kayo nung video na yon, huwag nyo lang ibasta-basta kalimutan, no? I-share nyo po at i-keep nyo po, no? Yung video na yon, i-save nyo po yung video na yon. Kapag meron po kayong mga naramdaman o mga problema, ipi-play nyo lang yung video na yon. Somehow you might have somebody maybe in the province or in somewhere that is sick and they need urgent healing prayer and it's not the time of my ministration. Probably it's a time I'm praying, it's a time I'm busy, you cannot be able to call us. But you have that video, you can send it to them and say, just believe the declaration of this man of God, Jesus will heal you. Amen. Siguro, no, sa mga oras na wala ako sa programa na ito, at meron kayong kakilala ng nangailangan talaga ng kagalingan, no, isi-send nyo lang yung video na yon sa mga taong may sakit at sabihin nyo, kung ikaw ay maniniwala, no, ang taong ito ay ginamit ni Lord para sa kagalingan, kung ikaw ay mag-agree at makinig sa prayer na ito, sigurado pagalingin ka ni Lord. I believe so much in the power of the Word of God. Kasi ako po, aniniwala po ako sa salita ng Diyos. Every instrument of miracle God used me to send to you, it shall work for your miracle. Amen. No, sa lahat ng mga sinabi ko sa inyo, dahil sinabi yun ni Lord, yun, kung ikaw ay merong pagtiwala kay Lord, sigurado yun ay mag-work sa inyong buhay. Even if we have prayed for you here online. Oh, kahit na nagpe-pray kami dito online. Maybe after that. Maybe pagkatapos nun. Either in the evening when you want to sleep. Siguro pagkagabi, gusto mo nang matulog. You play that video. No? Piniplay mo yung video na yon. Maybe with your headset. Siguro may headset ka. And you keep on hearing that I'm declaring in the name of Jesus you are healed. In the name of Jesus receive healing. And you keep on believe and say amen, amen. You will be surprised that you wake up in the morning, you don't see the sickness again. It's not me, but there is a power in the declaration of the Word of God. If you believe, it will work for you. Amen, amen. So siguro after sa programa o gusto mo nang matulog o kahit anong oras, tapos no, may naramdaman kang hindi mabuti, ipi-play mo lang ang video na yon. Ipi-play mo lang at mag-agree ka, magsabi ka ng amen, 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 amen. Sigurado may gagawin si Lord sa'yo. It doesn't matter if you play it 2 times, 3 times, 10 times per day. As long as you are hearing the authority of God enter into your body, enter into your life, one day, before you know it, sickness is gone totally. Amen. Hallelujah. So, kung every day, always mong napakinggan ang video na yon, declaration, no, sa word ni Lord, no, excuse always me. Paulit-ulit mo yung iniulit-ulit mo yun, mga kapatid, na pinakinggan, no, yung word ni Lord, surely, sigurado, yung word ni Lord na ini-declare ni Apostle Paul ay mangyayari sa iyong buhay at madiskubrihan mo na lang na wala na pala ang sakit. Wala na pala ang karamdaman na naramdaman ko before. No, yun ay lahat, yun ay dahil po sa iyong faith kay Lord. Amen? Hallelujah. Kasi si Apostle Paul ay ginamit ni Lord. Amen? In-anoint ni Lord. Amen?
binigyan ni Lord ng authority to say His word, at kung maniwala ka, and then ikaw ay gagaling. Amen? Hallelujah. So, yung video na yun, mga kapatid, please help us to share it at save it. Pwede nyo i-save, mga kapatid, sa yung cellphone. Pwede nyo pong isi-save yun as a video o pwedeng MP3 siguro. Kung hindi nyo alam, may mga anak kayo, may mga kapamilya kayo na marunong gumawa nun, para always nandun sa iyong cellphone, no? Hindi na kailangan, nakailangan ka pa ng data para i-play mo. Pwede na without data, pwede mo nang ipi-play yon. Amen? Kapag meron kang mga naramdaman or you need the intervention of God, no, kailangan nyo po, no, ng power ni Lord, pero that time, hindi po available si Apostle Paul, yun po, ipi-play nyo po yung video na yon. Amen? Last time po, amen, gumawa din si Apostle Paul ng ganun. Kasi it's by the instruction of God sa kanyang buhay po. So, gumawa siya ng prophetic healing prayer. And then, meron kaming kakilala before. Tapos, sinishare niya sa kakilala niyang may sakit ang video na yon. So, yung kakilala niya, piniplay niya always, pinapakinggan niya, pinakinggan, and then na-appreciate niya talaga because he felt po na naramdaman niya na meron pong ginagawa si Lord na kagalingan sa kanyang buhay. Amen? So, it's by your faith in God. Amen? Kung meron kayong faith, gagawin niyo yun and you will try it. No? With faith in God, sigurado, masorpresa kayo. Amen? Hallelujah. So, meron na pong mahalagang tawag, mga kapatid, no? Kay Apostle po. But surely, babalik siya, hindi magtatagal. Amen? So, ganun lang, mga kapatid. Yung video na yon, yung prophetic healing prayer ni Apostle Paul na nasa, meron din sa Glad Tidings, meron sa Jesus Loves Me, at meron din, makikita nyo din po sa Apostle Paul Worldwide Crusade Ministry, makita nyo po yung video niya na short video na I think 1 minute. So, makikita nyo po yun, kapatid. Save it in your phone. No? Isisave nyo po. No? Isisave nyo sa phone nyo. Kapag meron po kayong mga karamdaman o problema, kailangan nyo po, no, ng prayers at hindi available si Apostle Paul po, then, no, ipiplay nyo po yun with faith in God. Amen? Sigurado. Amen. Sigurado po. With faith in God. Amen. May gagawin si Lord sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. God bless you po, Ma'am Rosalinda Lauren. God bless you. Gagawin ko po. Amen. Tumataas po yung... God bless you. Hallelujah. Tumataas po yung buhok. God bless you po. God bless you. Amen. So, ganun. Amen. Ganun po, mga kapatid. No? Wala pong imposible kay Lord. God can use anything. Amen? Yung parang masasabihin mo po na totoo ba yan? Totoo ba talaga yan? Just try and have faith in God. Amen? At sigurado po, mga kapatid, makikita nyo kung anong gagawin ni Lord. God bless you po, Sir Quinca. God bless you, Ma'am Placida. God bless you po. Blessed morning, Ma'am Bilen. Valo, God bless you, Sir Norley. Sir Prince, thank you so much. And you're so much welcome. Amen? So, try to save that video. Isisave nyo lang po yung mga kapatid, no? Kung hindi nyo alam, magpatulong kayo. Paano ba yung isave sa cellphone nyo? Kahit wala kayong data, pwede nyo pong i-play. Kahit wala kayong data o kahit wala kayong wifi, pwede nyo po yung mapakinggan. Sunday, bye. Nakaano na ba to? Naka-connect na? Sunday Abay. Okay na? Okay. Okay, Sunday Abay. Matatawagan ka po mamaya. So, just wait lang po. Hallelujah. Amen? So, ganun lang, mga kapatid. Just obey. Yun ang sinabi, no? Just obey the instruction. I-obey nyo lang po yun. God bless you po, Ma'am Lulit. Nakasave na. God bless you. Glory to God po, Sir Quinca. Ano ito?
babae si Cuenca. Babae siguro. Amen. Lozana. Amen. God bless you po. Thank you. Hallelujah. Amen. I-save niyo lang po. Glory to God po. I-save niyo lang 'yan and try it. Amen. At hindi talaga kayo magsisisi. Amen. Hindi po 'yan word ni Apostle po, but the word of God through him. Amen. Kasi si Lord, pag si Lord kasi magsalita sa kanyang tao, hindi makapagsalita si Lord direct to his people. Amen. But he will use his servant, no? Gagamitin niyang ang kanyang pinili, ginagamit niya ang kanyang anointed na servant, no, para po yung word ni Lord na aabot sa atin. Amen? So God bless you. And now, Apostle Paul is back. Hallelujah. And let's welcome him again. Thank you so much, everybody. I'm very sorry for that. I just have an urgent phone call. I'm sorry. God bless you. All right. Without wasting of time, we have to start to pray for people online. Those